Check, check. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Ayun, grabe. Gising na gising po tayo. Tayo po lahat ay magsitayo po. At meron po mga announcement po para sa ating lahat. And sa ating mga online subscribers po sa IWC po, sa Facebook Live po natin, magandang umaga po sa inyo lahat. Marami pa pong oras para humabol pa po dito sa ating simbahan. And for those watching online po, sa mga kung saan man po kayo sulok ng mundo naroroon, welcome po kayo sumali po sa aming mga life groups po dito. And kung gusto nyo po maging connected po sa ating mga life groups po dito sa IWC, pwede nyo po kaming i-email sa lifegroups@iwccenter.com. And para naman po sa ating Uprising Paradigm Youth Camp. So yung mga bata po natin dito na mga youth 13 to 19 po, July 21 to 24 sa Manhattan Beach Retreat Center. So last this Thursday, June 30th po ang last registration po para po sa ating youth camp. And sino po yung mga, ask ko lang po, yung mga marunong mag-invest po dito. Yung mga nag-i-invest po. Ito po, pinakamagandang investment po na magagawa po natin sa ating mga anak. Yung dalhin po natin sila sa youth camp po natin. And then makikita nyo po kung gaano po yung mga pagbabago na mangyayari sa kanila right after ng youth camp na ito. And then hopefully po, di ba, i-maintain po natin hanggang sa kanilang pagtanda, hanggang maging adult po sila po, di ba? And yun po yung pinaka-the best investment po na maibibigay po natin sa ating mga anak. Amen po ba? Amen. And para naman, huwag po natin kalimutan na ipanalangin natin yung ating mga youth po para sa pagpunta po nila sa youth camp po na ito. And then, dumako naman po tayo para naman po sa mga mas bata pa po sa ating mga youth, which is nasa age po ng 4 to 12 years old. Ito po yung Vacation Bible School is back. July 11 to 15, 5:30 to 9 p.m. po. Register at the lobby today po. So meron po tayong short clip po. And this year's theme is Heart of a Champion. VBS is happening from July 11 to 15, 5:30 p.m. to 9 p.m. For elementary students, we have soccer, volleyball, basketball, taekwondo, cheerleading, and arts and crafts. We also have prepared activities for our preschoolers. So invite your friends and your siblings, and we hope to see you there. Bye! Amen. Yun po yung mga details po natin dyan. And then for our next announcement po natin, eto naman po, kumapit po kayo. Patanda na po ng patanda itong event natin. Ang next naman po yung sa mga adult po, yung mga young couples, and then yung mga ikakasal pa lang, yung mga kinasal na, mga katulad, kasama po ko dyan. Ito po yung summer event po for couples. So, hello summer IWC Pursuit Outdoor Summer Outing, which will be on July 30th, Saturday, sa Birds Hill Park po. Birds Hill Park, stay tuned for further details po. So yan naman po, free. So kung pwede po kayo siguro magdala ng mga food po, di ba? Parang potluck po, di ba? Para po yan sa mga couples po natin dito sa ating simbahan. And then, pwede rin po tayo mag-invite po ng mga taga-labas po para po sa lahat po ito. So wag po natin kakalimutan po yan sa mga couples po. And then, ito, babata na naman po. Nagbabalik ang multi-sport camp for ages 7 to 12. Ito po yung sa Athletes in Action po, which will be on July 25 to 29, $149 for 5 days po. Contact church office for details na lang po dyan. And then, ito po, ang pinakamahalaga po na mangyayari po this Wednesday. Huwag po natin kakalimutan, yung mga members po natin dito sa church,
kailangan po namin, kailangan po na, namin kayo para sa attendance po, at least makakuha po tayo ng 150 in attendance po as a member po. Ito po yung ating virtual annual business meeting po. So dito po mapag-uusapan po yung mga plano ng church, yung kung saan po ilalagay yung pera ko, ano po yung pagkakagastosan ng church, and yung mga nagastos po. So diyan po mapag-uusapan po lahat po ng iyon. So kung kayo po ay member po, please don't forget po, mahalaga po to na umaten po tayo sa ating annual business meeting. So online po to, Facebook. So i-hit nyo po yung notification po para hindi po natin makalimutan this coming Wednesday po. And then, ayun po, patapos na po ating announcement, and patuloy po nagpapasalamat ang IWC sa mga mapagpalang miyembro natin na patuloy na nagbibigay, kahit na alam po natin na lahat po tayo ay medyo nabibigtas sa mga finances po natin, but God is good na nakakapag-supply and nakakapag-provide lahat ng pangangailangan natin. And salamat po sa lahat ng cheerful giver po natin dito sa simbahan na ito. And kung kayo naman po ay bago, welcome po dito sa aming simbahan po. And then, if it's your first time, sino po yung first time po dito sa IWC? Wala po. So, next time po, dapat may first timer. So, kayo po magdadala po dito. Don't forget po yan next week. And then, handa na po ba tayong magpuri sa umagang ito? Isa pa po, yung mas malakas. Handa na po ba tayo magpuri sa umagang ito? Amen. Sige po, samahan niyo po ako manalangin. Ama namin, salamat Panginoon sa umagang ito, Lord, na ipinagkalob niyo nga po, God, sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa inyong pagmamahal. Tunay nga po, God, na kami inyong pinagpapala, Panginoon. Salamat, O God, sa inyong kabutihan, O Lord. Salamat sa pagsama na, sa amin, O God, sa buong week na to, Panginoon. And Lord, idinadalangin po namin, O God, itong araw na to, God, to service na to, God, sa inyo nga po namin inaalay ito, Panginoon. Lord, buksan nyo, O God, ang aming puso at isipan, O God, na maintindihan namin, O God, ang nais ninyo sa amin, Panginoon. And Lord, salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. Mabuti kang Ama, mabuti kang Diyos sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Tanggapin nyo ang aming papuri at pasasalamat sa umagang ito. Itinataas namin ang inyong pangalan at ang inyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Let's welcome the worship team. Gandang umaga sa inyong lahat. Ngayon maghanda, magpupuri tayo ngayong umaga sa kahit na anong sitwasyon ng buhay ng bawat isa. Lagi nating unahin ang Panginoon sa ating buhay. Sabi nga seek ye first the kingdom. At lahat ng ito ay ibibigay sa atin. Kung ano na yung mga pangangailangan, hinaharap na pagsubok. At magalak tayo, kasama natin ang Panginoon. Amen? Okay, start na tayo. Si Jesus, si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga. Araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga. Pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga. Araw-araw ay masaya. Puno-puno ng pag-asa.
Hey, ganda ng umaga, pag si Jesus ang iluna. Hey, ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Hey, ganda ng umaga, pag si Jesus ang iluna. Hey, ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Ano man, kapatid! Natin ang kanyang pangalan, tunay na dakilang nagmamahal sa ating lahat. Hallelujah, Lord God. Gusto ko lang pong basahin yung talata, kabanata talata na nabasa ko. Sabi dito sa libro ng taga-Roma, kabanata 8 hanggang 39. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Amen? Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pangunuan o mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya't patuloy tayong magpuri sa ating Diyos. Tuloy na nagmahal sa atin. Amen.
sumasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo. Sa mundo, ikaw ang hangin.
Hallelujah, Lord God. Patuloy po kami magpupuri sa iyo, Lord God. Patuloy kami magpupuri, O Lord. Purihin ka. Oh, hallelujah, Lord. Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa iyo, ito'y gamitin mo. Purihin ka. Sa'yo, Panginoon, patuloy mo kami pagpalain, Lord God. Patuloy na mangusap ang iyong banal na Espiritu sa amin, Panginoon. Siya ang tunay na manguna sa amin mga buhay, Lord God. Patuloy mo kaming gabayan, Lord God, sa aming mga desisyon, sa aming mga iniisip, Panginoon, at sa sitwasyon na meron ng bawat isa ngayon, Panginoon. Tutugunin mo kami, Panginoon, sa aming mga dalangin, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord God. Maghari ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Purihin ka. Itinataas namin ang lahat ng iyo sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Magandang araw po sa ating lahat, sa lahat na nandito po sa St. James, Winnipeg, at sa lahat ng nanonood. Magandang araw po at magandang pagsamba at pagpupuri na sama-sama tayong gagawin linggo-linggo. Amen? Hanggat sa pagdating ng Panginoon, tayo po'y magtatapat sa ating ugnayan, sa ating paglilingkod, at sa ating pagmamahal sa ating Panginoon. Alam niyo po, napakaganda nung kinanta, no? Ang Diyos daw po ay Diyos sa lahat ng panahon. Tapat po siya sa atin. Tanong naman po, paano naman ho ang ating pagmamahal at katapatan sa Panginoon? May mga babasahin po akong talata na kadalasan po ay ginagamit ito sa kasal eh, pero hindi po ito pangkasal. And so this morning, babasahin natin at tingnan natin kung paano ito i-apply sa konteksto ng pagkakasulat. Ito po yung nasa unang Korinto. Okay? 12, 1, at 31, tapos mula 13 hanggang 1 hanggang 8. Ito po yung ginagamit sa kasal. Take note. And okay naman siyang gamitin. In fact, just recently, napakarami pong kinasal ako. In fact, yung dalawang kinasal ko recently, ito yung kanilang scripture. And so, ito po yung matatagpuan sa unang Korinto na sinulat po ni Pablo. Sabi na dito, ngunit sikapin ninyong makamtan ang mas mahalagang mga kaloob. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Okay? Kung makapagsalita man ako ng mga wika, ng mga tao at ng mga anghel, wala naman akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pampompiang o batingaw na umaalingaw-ngaw. Now, ito po kasi ang context nito ay patungkol sa spiritual gifts, yung speaking in tongues, interpretation, prophecy, healing, faith, miracles. Ito po ay tinuturuan ang simbahan sa Korinto na kung paano pong maglingkod sa pamamagitan ng mga kaloob na ipinagkaloob ng Espiritu Santo para sa ikabubuti ng lahat. At ang sabi niya dito, ito yung kapamaraanan ng paglilingkod na
mas mainam at maganda. Ito yung tamang daan, tamang kapamaraanan. So sabi dito, kahit na makapagsalita man ako ng wika ng anghel, okay? At talaga naman ang pangunawa ko sa mga mysteries ay ganun na lamang, kung ako'y walang pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. Kung meron man akong kaloob ng propesya at naunawaan kong lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at taglayin ko man ang lahat ng pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, ako'y walang kabuluhan. Kahit ipamigay ko pa ang lahat ng aking ari-arian at ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala itong pakinabang sa akin. Ang ganda kasi nitong verse na to, no? Sabi dito, may pakinabang pala yung paggawa ng sa pag-ibig. Minsan kasi akala natin pag umiibig tayo, sakripisyo eh. Of course, meron pong sakripisyo. Pero sabi dito, may pakinabang yung umibig ka. Maggumawa ka ng may pag-ibig, gumawa ka at maglingkod sa pag-ibig, kapaparaanan ng pag-ibig. Ang motivation mo, yung pakinabangan ng ibang tao. Yung mahal natin ng Diyos at mahal natin ng ating kapwa. Pero sabi dito, may pakinabang ito. So kung gumagawa tayo ng walang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, wala tayong pakinabang. So nabubuhay ang karamihan ng tao sa selfish reasons and to top it all, you know what? Wala tayong pakinabang dun sa ganung klaseng buhay. Walang katapusang tanggap lang at kuha yun. At sinabi ko, di ba last time, palaki ng palaki, the more nabubuhay ka para lang kumuha, lalong lumalaki yung appetite. Walang satisfaction. You can never satisfy that. Yung selfish reasons, life, self-centered, walang satisfaction yung kapatid. 1 billion, gusto mo pa 2 billion. Ganun yun eh. Greed grows, okay, in us. You can never satisfy that. Pero ang sabi dito, ang ganda na sinabi ni Pablo, kahit ipamigay ko pa ang lahat ng aking ari-arian, ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala itong pakinabang sa akin. So kanina, it speaks of ano ang pakinabang sa iba, di ba? Sa 1 Corinthians 12, yung gifts, and then yung kabuluhan nito sa iba. And yet dito, sabi naman, may pakinabang pala yung mabuhay na may pag-ibig. So we need a paradigm shift. Kailangan makita natin na ang ibigin ng Diyos at ang ating kapwa, may pakinabang yan eh. Hindi lang yan puro sakripisyo na parang pahirap. Kasi tayo po, mga tao tayo, gusto natin comfort and convenience. Gusto natin ng pakinabang. Okay lang yun, ano? Kasi kung mag-i-invest ka, gusto mo may return of investment. Napakasimple lang. Pero dito pala, sabi ni Pablo, sa pag-ibig, may pakinabang. Walang pag-ibig, wala kang pakinabang. Talo ka, lugi ka. So ngayon, dito ngayon pumasok yung definition ng pag-ibig ng Diyos. Okay? Ang pag-ibig ay matyaga at mabait. Hindi mapanibughuin. Hindi mapagmalaki. Ibig sabihin, hindi madaling magalit, maingit, something like that. Hindi mapagmalaki, mayabang, hindi magaspang ang asal. Hindi nag-iisip para sa sariling kapakanan. Hindi mayayamutin, maiinisin. Hindi nagbibilang ng kamalian. Ibig sabihin, yung sa English nito, keeps no records of wrong or record of wrongs. Ibig sabihin po, walang archives. Ha? Di yun, naalala mo yung minsan sa mag-asawa, ganyan. Naalala mo nung bago tayong kasal. Ito ang ginawa mo. Teka, 30 years na kayong kasal, yung pa rin ang script mo. Amen? May mga asawa bang ganyan? Maalalahanin gaya ng elepante. Ang mga elepante daw, grabe ang memory. So sabi dito, walang archives ha, ang pag-ibig. Matyaga at mabait, hindi yung nagtitimpi na lang ako, nainis na ako ha. Ginagawa ko to dahil talagang hindi. Gawin mo nang walang sinasabi at sinusumbat. Yun ang pag-ibig. Okay? Hindi ito nagagalak sa kasamaan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay nagtitiis sa lahat, nagtitiwala sa lahat, may pag-asa sa lahat at may tiyaga sa lahat. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Ang title po ng aking mensahe ay Simbahan sa Korinto, Kulang sa Pag-ibig. Kulang sa pag-ibig. Alam niyo po ba na ang well-balanced and nutritious diet, marami pong benepisyo yan. Ewan ko tayong mga Filipino, ano, kakabalik ko lang sa Pilipinas, parang ang gulay dun eh. Pagka nagnilaga ka, kakapiranggot. Tsaka madalang yung maraming gulay na pagkain. Dito, di ba, meron tayong mga ini-steam lang na gulay. Healthy yun eh. Kasi pag masyadong luto ang gulay, nawawala yung sustansya.
Kaya pag nag-steam tayo, hindi talaga tatlong oras in-steam mo. Hindi ho baka yan na kailangan palambutin. Minsan isang minuto lang okay na kasi mawawala yung sustansya ng gulay. Minsan nga iba kinakain na straight from the plastic bag, di ba? Kain ng ganun. Hindi ginagawa sa Pilipinas yun. You know? Kakagaling ko dun po, sumasakit na yung mga joints ko dahil mga pagkain, puro karne. Sumasakit, tsaka yung mga masyadong masos, mamantika. Ay, nako, sabi namin, hindi namin kayang isustain yung diet sa Pilipinas. You know? In fact, si Papa Ray nga, mga Amerikano yun, yung kanyang pamilya, sabi, hindi, ang hirap isustain, you know? Kasi nga, yung mga nabibili dito sa Canada or sa Amerika, kadalasan, wala doon yung mga pwede nating kainin. Talagang puro karne po ang pagkain doon. And minsan tayo nandito na sa Canada, puro karne pa rin ang pagkain natin. There's nothing wrong with meat, pero kailangan natin ng balanced diet. Kailangan ng balancing diet para makuha natin yung mga bitamina na kailangan ng katawan natin. Kailangan po yun. Merong Canada Food Guide. Hanapin niyo po yun. So pag tayo po ay merong balanced diet, may beneficyo. Pero kung kulang ho tayo, hindi tayo kulang yung ating mga kinakain, hindi balanse, kulang sa nutrition, may mga simptomas po na lumilitaw. Mga hindi ka magagandang simptomas. Kagaya po ng vitamin C, kulang tayo sa vitamin C, di ba? Ito pong mga simptomas, makikita natin po ito. Ito po yung katawan natin nakikipag-usap sa atin. Ba, yung katawan pala nakikipag-communicate din. Symptoms are our body's way of communicating kung ano yung mga kakulangan natin, ano yung mga vitamins or mineral deficiencies. Now, pag nakita po natin itong mga simptomas na to, dapat mag-adjust tayo. Kunyari po, meron tayong madalas na dumudugong mga gums, bleeding gums. Now, of course, minsan sa sobrang grabe mag-toothbrush, you know, minsan alam nyo yung mga bristles, nakaganon na eh, no? Tapos sobrang tipid, hindi pa bumibili, you know? Kumbaga, yung matigas ng parte yung dumudugo. Now, pero meron din pong bleeding gums dahil po ito sa kakulangan ng vitamin C. Now, ang vitamin C po, ito po yung importante kasi meron po siyang role sa buhay natin, sa katawan natin, upang yung mga sugat madaling gumaling at saka yung immune system natin lumakas. Madali naman po i-Google kung ano yung mga, you know, yung benefit ng vitamin C at saka ano rin po yung mga symptoms. Napakadali po niyan. Pero yung ating pong immune system, importante po yan. Pag kulang tayo sa vitamin C, masasakitin tayo. It can lead to serious illnesses. Okay? So importante pong malaman na yung mga symptoms na ating nararamdaman, pwede naman pong ma-address. And that is by eating a well-balanced diet. Okay? Hindi ako against sa karne, ha? Mga Pilipino, walang batas dito na bawal kumain ng karne. Pero maging balanced yung diet natin. Para less ang bisita sa doktor. Amen po ba? Eh, sabi naman iba, libre naman eh. Ganyan eh, mga kaisipan, ano? Tapos pag naoperahan, libre din eh. Libre nga, pero masakit sa katawan. Diba? So, bakit pa natin kailangan yung may mga nakasabit sa atin, mga nakaganon tayo doon dahil hindi natin iningatan yung ating pagkain. So, importante po yung balanced diet. Now, similarly, si Apostle Pablo po ay isang doktor ng simbahan. Siya po ay nagtanim ng mga simbahan at na-diagnose niya ang simbahang Korinto na kulang sa pag-ibig ng Diyos at pagmamahal sa Diyos. Hindi po dahil wala silang pag-ibig. Hindi, may pag-ibig sila, kaya lang ibang klaseng pag-ibig. At wala po sila o kulang sila sa pag-ibig sa Diyos. So ang simbahang ito, napaka-active, may mga gifts, operational yung gifts. Kasi ano yun eh, pinagkaloob, ginagamit nila. Kaya lang, mali-mali po ang kapamaraanan at saka ang resulta, hindi maganda. Kasi may kakulangan po sila sa pagmamahal sa Diyos at ng pag-ibig ng Diyos. So, kaya sinulat niya po itong sulat na ito, kung saan tinatawag ito ng mga scholars, a severe letter, isa pong mabagsik at mabigat ng tema ng sinulat niya. Okay? Dahil gusto po ni Apostol Pablo na i-reverse nila yung course nila. Kasi mali yung kanilang pinupuntahan. Now, bago po natin ipagpatuloy, ano, check-in muna natin what influenced the Church of Corinth. Bakit ganun sila? Kulang sila sa pag-ibig. Alam niyo po, ang Corinth or Corinto ay isa pong
pinagpala at masaganang commercial city nung panahon po ng ancient Greece. Okay? Alam niyo kung bakit? Kasi tingnan niyo po itong mapa. Ang Corinto po ay nandoon po kung saan sa isang maliit na stretch ng lupa na nagkokonekta sa North and South Greece. Nakita po niyo yan? So lahat ng trade going up and down, dumadaan po sa Corinth. Wala pong choice. Kasi tingnan niyo, napakaliit nung nagduduktong sa North and South of Greece at Corinth or Corinto yung syudad. Now left and right, ito naman po ay pinili na lang din nila na maging daanan for the greater part ng east to west trade of the Mediterranean world. So may mga barkong dumarating mula sa east, mula sa west para dalhin yung kanilang mga binebenta at nilalakong mga produkto. So grabe po ang prosperity ng Corinth or ng Corinto sa Tagalog. Napakayaman po nila, napaka-active. Pero hindi lamang po dahil sa kanilang reputation for commercial prosperity, kilala ang Corinth. Kilala din po ang Corinto sa kanilang masamang pamumuhay. The very word Corinthia zestai, ito pong ibig sabihin is to live like a Corinthian. Hindi po yung Quezon City ha, hindi yung village, subdivision ha. Ang ibig sabihin po ng Corinthia zestai is to what? To live na isang lasenggo at immoral. At talaga pong walang pagpipigil. Ibig sabihin yung kanilang paglalasing, kanilang bisyo, kanilang immoral na sexual relationship is talagang bigay hilig ito. Walang pigil dito. So yung kanilang pagsagana, yun namang sagana na yung ginagamit nila to satisfy their sensual appetite and desires. Yun po yung salitang debauchery. Debauchery. Talagang bigay hilig po, hindi yung parang ito araw-araw buffet, ganun. Naalala ko nung punta kami sa Cancun, may kinasal akong taga-church. Grabe eh, almusal, pananghalian, hapunan, buffet. Yung paella lumalabas na sa ilong mo. Nung bago ka talaga, ay, naku, ang dami, no? Kaya lang, yung almusal, pananghalian, hapunan, halos parehas lang yung kinakain, yun at yun eh, no? Nakakapagod na yung buffet. Buti na lang, may tatlong a la carte para medyo mawala yung umay. Yung kakakain ng mga pagkain na yun, ano? So, sila talagang bigay hilig pag kumain. Kung magpakasaya sila, walang kapaguran. Kung yung kanilang immoral sexual lifestyle, ganun din, bigay hilig. Kung ano man yung pwedeng gawin, kahit na hindi tama. So, yun po ang ibig sabihin ng pagiging isang Corinthian. In fact, even in the English language in the early decades of the 19th century, a Corinthian ay isang mayamang lalaki na nag-i-indulge sa buhay na talaga namang reckless, talaga namang sensual at walang pake, walang kapararakan. Ganun po ang ibig sabihin nun. So, the word Corinthian is synonymous with debauchery, yung ibig sabihin excessive indulgence in sensual pleasures. Ngunit meron pong isang talagang katangi-tangi ang patungkol po dito na siyang pinagmumula ng kasamaan ng syudad. And it is actually religious. Ito pong pinagmumula ng kasamaan. On this narrow strip of land, meron pong isang hill, okay, na kung saan ay nandun po yung tinatawag na Acropolis. Ito po yung hill na tinatawag na Acropolis. Naririnig niyo po yung Acropolis, di ba? Parang mga lugar yan. Sa Pilipinas, meron yung Acropolis eh. At nandun po yung templo ni Aphrodite. Isa pong Diyos-Diyosan, ang tawag sa kanya ay the Goddess of Love. Ibang klase pong pag-ibig ito at naka-attach po dito sa kanyang templo, sa templo ni Aphrodite, ay 1,000 priestesses na mga sacred prostitutes. Imagine that. Ha? Sa Tagalog, yung tawag dito, yung babaeng ano, kalapating mababa ang lipad, ganun. Sa King James, patotot. Ano may Tagalog yun, lalim, ano? So ito yung mga prostitutes nakakonekta sa templo, religious by nature. Ha? Ibang klase, ano po? 1,000 yan. Bababa sila, alam nyo po, pagdating ng gabi, and they will, what? Sell their bodies. 1,000.
Kaya alam niyo po, marami dito mga sailors, mga traders, hindi lang nakikipag-trade ng kanilang mga produkto, nagbebenta ng kanilang produkto. Bumababa din sila sa barko para makipag-sex sa mga prostitutes na to. At ito po'y activity na nangyayari gabi-gabi. In the name of religion. In the name of worshiping Aphrodite, the goddess of love. At marami pa pong mga ibang mga dinalang mga kasamaan dito na galing sa kunsaan-saan. Dahil nga po may mga bumababang iba't ibang lahi, iba-ibang kultura na dala yung kani-kanilang mga bisyo. So ito po, masaganang bayan pero napakasama na bayan. At iba ang definition ng pag-ibig dito. Eros, erotic, sexual lang, sensual. Yun lang ang alam nilang pag-ibig. Walang agape dito. Wala, walang ganun. And so when Paul came to Corinth, he preached the agape love of God. Yung uri ng pag-ibig na talaga namang foreign to the Corinthians. Pero alam niyo po ba na naging problema ito ni Pablo after some time kasi nahirapan po ang mga taga-Corinth or they chose not to get rid of the worldliness na nasa paligid nila at na dating nasa sistema nila. Pero sinabi dito ni Pablo sa unang Korinto na ang kanilang kalagayan or ang kanilang kalagayan dati sa unang Korinto 6:9-11, hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palinlang sapagkat kailanmay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos sa mga immoral. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalun niya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait at mandarambong. At ganyan nga ang ilan sa inyo. So take note, dito kayo galing, oh. Eto kayo, dati. Corinthian. Ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng Diyos. So ang sinasabi dito ni Pablo, hindi na kayo dapat maging ganun. Kung kayo'y nilinis na ng Panginoong Hesus. Pero may problema po, dahil alam niyo po, itong simbahan na ito, nung nag-stay dito si Pablo, ito'y isa sa pinakamahabang time niya, or stint in the missionary journey ni Pablo. 18 months, alam niyo, 18 months, mahaba na yun. Kasi paikot-ikot si Pablo, tanim dito, establish, tapos alis eh. Pero ang isa sa mga pinakamahabang stay niya ay dito, except nung nasa Ephesus siya. In fact, sinulat niya ang librong Corinthians, or the letters to the Corinthian church, nung siya po ay nasa Ephesus, around AD 55. Dahil nakita niya ang tindi ng problema na pinagdaraanan ng simbahang ito. At walang matinong leader or matinong tao na leader na talagang pwedeng ibalik sila sa dapat nilang moral compass. And so he wrote this severe letter. In fact, gaano ka severe? Sabi niya sa 2 Corinto 2:4, nung sumulat ako noon sa inyo, nabagabag ang aking kalooban, nalungkot ako't lumuha. Sumulat ako sa inyo hindi dahil sa gusto ko kayong saktan, kundi dahil gusto kong maipakita kung gaano ko kayo kamahal. Imagine Paul, even in writing a severe letter, was compelled by love for them. Yung pag-ibig ng Diyos sa kanila eh. Kaya nga open rebuke is better than secret love. Ang tunay na pag-ibig, ang concern mo yung kapwa, yung minamahal. And Paul wrote a severe letter. Sabi ni James Stalker of the United Church College in Aberdeen that the letters of Paul take the roof off the early churches and made us see what is inside. Pinapakita sa atin kung anong nangyayari doon. And none of them is that truer than the letters to Corinth. Kaya kung gusto nyo makita kung gaano katindi yung salita at mensahe at letra at letters at sulat ni Pablo, Sa kanyang mga sinulatan, ang pinakamatinding sulat ay yung sulat niya sa simbahan sa Korinto. Bakit? Dahil nagpapasimula na pong muling mamuhay ang mga tao doon, mga Kristiyano, ng gaya ng kanilang pinanggalingan at gaya ng kanilang kapaligiran. Instead of bringing the church to the world is now infiltrating and influencing the church. Ito na po ang nagiging problema. Nagiging worldly na sila. Hindi na sila makadiyos. Sa umpisa, nagbagong buhay. Kaya nga, yung dating mga ngalun niya, hindi na nangangalun niya. Yung dating immoral, hindi na immoral. Pero after some time, bumabalik na naman sila doon.
Nakakarating na to kay Pablo, hindi niya nakaya. At wala man lang nagtutuwid sa kanila. And so, sinulat ni Pablo ang unang Korinto. Kaya alam niyo, yung pag sinasabi lang, oh, love is patient, love is kind sa kasal, minsan di natin naiintindihan, ano ba yung context nun? Bakit pa sinulat? Eh, hindi pang kasal yun. Okay lang gamitin sa kasal. I hope pagkakatapos yung magkasal, patient and kind agad yung asawa. No? Amen? Minsan yung patience and kindness, eh, isang linggo lang yan, honeymoon lang. Eh. Pagkatapos, eh, sino maglalaba? Eh, ba, hindi ako naglalaba sa amin, ha? Nanay ko yun. Ikaw, ikaw ang babae. Wala na, eh, tapos na yung patience and kindness. Eh. Pagkatapos ng Hawaii. Sa Hawaii, ako na. Naku, talaga. Pag-uwi sa bahay, si nanay, siya naglalaba eh. Eh, tawagin mo nanay mo. Ganun na mga usap, di ba? Ayaw din magpalabas. Sa amin, si tatay. Eh, di tawagin mo tatay mo. Eh, di na, susoli na lang kita. Tapos, ang scripture, 1 Corinthians 13. Napasubo ka. Yung pang ginamit na verse o scriptures. Amen? Sabi ng iba, di ko na natin gagamitin yan. Ito kasi yung context niyang brand eh. Ang ganda kasing tignan, di ba? Pang mga Hallmark cards, okay yan. Pero pagkasal, ibang usapang gamitin mo ba naman agad yan? Di, baka mapasubo kayong dalawa dyan. Amen? Grabe pa kung magbasa ng mga vow. Ngayon, nung unang panahon, walang vow. I do na lang. Ngayon, grabe yung haba. Mas mahaba pa sa kasal. Diba? Sasakit na ng mga tuhod ng pastor. Nagkaka-arthritis na nakakakasal, oh. Diba? Amen? Ang haba talaga. Mamahalin kita. Sasantuhin kita. Grabe yung mga pangako. Kala mo magagawa. Kaya ang taas ng expectation. Amen? Huwag niyo masyadong pataasin. Masyadong matindi. 1 Corinthians 14 agad. 13. Nilalagyan naman sa dulo. So help me God. Amen? So help me God. Ang hapa. So help me God. Ayun, sige. Ayos. Lord, tulungan mo itong mga ambisyosong ito. Patient, kind. Naku po. Ayos. Amen, tibo. So ano yung mga sintomas? Ano yung mga sintomas na nakita ni Pablo? Number one, the church was divided. May division. Tingnan natin sa 1 Corinto 1, 10 hanggang 13. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Tingnan nyo naman, unang chapter pa lang na makikiusap agad. Ang iksi ng bate. Di ba? Kasi minsan pag bumati si Pablo, ang gaganda. Sa Efeso, sa Filipos. Pagdating dito, banat agad eh. Ang gulo nyo. Di ba? Ganun agad. Di ba? Sabi niya, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, 10 verses pa lang ha, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo na magkaisa kayong lahat, na walang hidwa ang mamagitan sa inyo, magkaisa kayo sa isip at layunin. Sinasabi ko to dahil may nabalita sa akin mula sa tahanan ni Chloe, sinabi pa ko sino nagsumbo. Kakaawa naman to si Chloe. Di ba? Sinumbong kayo, ni Leia. Ganun, ano? Grabe yung sulat ni Pablo, no? Sinumbong kayo eh. Ito, may nakarating. Mula sa tahanan, nagbalita sa akin mula sa tahanan ni Chloe. At tahanan naman pala. Baka Abner yun. Hindi na, tahanan eh. Na may mga nag-aalitan sa inyo. Ito ang ibig kong sabihin, ang iba daw sa inyo ay nagsasabing, kay Pablo ako! Nako, may party sam, ano? Ang iba naman kay Apollos, iba rin naman yung nagsasabi kay Pedro, ang iba naman ay kay Kristo ako, grabe, no? Parang kay Pablo ako, wala yan, kay Kristo na ako. Padaigan sila, no? Grabe, ha? May division. Ang sabi ngayon dito ni Pablo, di ba, ang iba naman ay kay Kristo, bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo bang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismohan ba kayo sa pangalan ni Pablo? So, ang gulo-gulo ng simbahan, divisive. Kasi alam niyo po, ang kultura ng Greek or Greeks, ano sila eh, marami silang mga grupo-grupo na may mga kanya-kanyang warlords. Parang nung ancient China, bago talaga sila na-unite ng communism, masyadong maraming warlords. Kaya nga pag nanuno tayo, di ba, may mga Spartans, iba-ibang grupo 'yan eh. Okay?
na naglalaban-laban. Nagkaroon na lang sila ng konting unity nung sila'y nilulusob na ng mga Persians o ng ibang mga lahi. Pero marami po silang mga warring camps, mga warlords, mga tribo. Very divisive sila at ngayon po pumapasok na sa simbahan. Kay Pablo ako, kay Juni ako, kay Mauricio Sumahed ako, kay Virginia Gonzalez ako, hindi, kay Cliff Boris ako, hindi, kay Jerome Basa kami, Jerome Reed. Ganun na po. Nagkakahati-hati, hindi, sa North kami. Bakit ka? Sa Transcona ako eh. Hindi, dito kami sa St. James. Ganun na po yung mga usapan. Eh buti na lang dito sa IWC wala niyan. Amen? Oh. Ewan ko. Di ba? Ganun na sila mag-usap eh. Kanya-kanya, kami-kami. Ang sagot ni Pablo, bakit? Nahahati ba si Jesus? Iisa lang ang katawan, siya lang ulo. At wala nang iba, at siya lang ang naipako. Hindi ako. Kahit ako, ang tatay nyo, spiritually, hindi ako ang naipako. At buti na lang sabi niya, hindi ako nagbautismo ng marami sa inyo, iilan lang. Kasi sa kanila, pag binaptize ka ni ganito, ah, baptize ako ni Pedro. Ah, baptize ako ni Apollos. Ah, baptize ako ni Pablo. Kailangan pa yung pag nag-request, magpapabaptize po ako. Sinong gusto niyo po? Si Pastor Juni po. Eh, wala po, bakasyon siya. Eh, bakasyon din ang baptism ko. Ay, ganun. Kahit sino pwede pong magbaptize, basta't mananampalataya. Hello? Ang importante yun ay yung pagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo. Hindi doon sa nagbabautismo. So unang problema po, unang bungad pa lang, divisive sila. May division. Number two, meron pong presensya ng isang immoral na member at hindi po nila dinidisiplina. Hindi po nila dinidisiplina. Basahin natin. May nagbalita sa akin na may nagbalita na naman. Pero hindi na binanggit kung kaninong tahanan galing. Baka sa Quiapo na to galing. Ha? The household of Timothy na. No? May nagsumbong, ano? May nagbalita sa akin. Grabe, dami nagbalita, ano? Meron din dyan sa inyo na gumagawa ng sexual na immoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. So, matindi, hindi ordinaryong immorality, ano? Kundi yung asawa ng kanyang tatay, hindi niya nanay ito, kundi yung pangalawa o pangatlong asawa ng kanyang tatay, kinakasama nitong miyembro ng simbahan. So, hindi biro ito. This is really a Corinthian kind of immorality. Okay? Ito'y masahol pa, yung salita ni Pablo, masahol pa sa ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos dahil maging sila'y hindi gumagawa nito, parang mas matindi pa kayo sa hindi Christian. Para gawin ni ganitong klase or yung taong ito. Now, isang tao lang ito, pero ang problema, hindi nila ito dinideal. Nandun pa rin nag-church. Kasama pa yung kanyang kinakasamang stepmother. At magka-holding hands pa. At parehas pa silang kumakanta ng I love you, Lord. At baka pinag-a-asher pa o pinapakanta. Are you getting the picture here? Isang tao and yet because of the lack of what? Action on the leadership part, kinorek sila at nirebuke sila ni Pablo. At sa kabila ng pangyayaring ito, nagawa pa ninyong magyabang. Dapat sana'y naghihinagpis kayo at pinalayas na ninyo sa inyong grupo ang gumagawa nito. Now, let me give you a clear picture here, ha. Kung ang taong ito, kinonfront mo at nagsisi agad, hindi mo kailangan palayasin. Kasi ang sabi ni Jesus, ang isang taong nagkasala sa simbahan, lapitan na nag-iisang nakakaalam noon, at pag nagsisi, you have restored the brother. Pero kung hindi, magdala ka ng pangalawa, at kung hindi naman, sabihin mo na sa harap ng mga tao. Now, sa pangyayari po, in my own experience as a leader of a church, may mga nilalapitan po kaming nabubuhay ng hindi tama at talaga naman pong immorality at agad-agad naman po silang nagre-repent, pinadaraan po namin sa restoration process. Hindi po kailangan patayuin dito at maghumingi ng tawad at i-expose. Nagsisi po eh. Wala naman po nagsasabi sa Bible. Maghanap kayo ng scripture na sinasabi sa Bible, maghanap tayo, na pag nagkasala, kinonfront mo, nagrepent, ipatayuin dito bago pagsalitain o bago maibalik sa ministry para humingi ng tawad at i-expose ang kanyang sarili. Wala pong ganun specific. Ito, sinasabi dito, hindi kasi nagsisisi, kaya palayasin nyo. You get the point? Kasi ang end result or end game ng discipline should be restoration. I-restore mo yung tao.
Eh kung lahat na lang na nagkakasala at nagsisisi, patatayuin dito at pasasabihin na ako po'y nagkasala na ngalo niya, eh wala pong matitira. Matatakot na po yung iba. Kahit na nagsisi na siya after one confrontation. Kasi ang sabi ng Bible, the moment nilapitan mo isang tao nagkasala, you know what, you have restored that brother. Pero kung ayaw magsisi, di magdala ka ng pangalawa para in the mouth or two or three witnesses, the testimony will stand. At kung ayaw pa rin, eh, sabihin mo na sa simbahan, o palayasin mo na yung tao. You got the point? Kasi minsan, akala natin, pagka-conservative ang approach or may mga approach tayo when it comes to church leadership, biblical na agad. Hanapan natin ng scriptures yung mga approach. Kaya kami po, dito sa ating simbahan, para malinaw po sa inyo at sa PAOC, ano, na pag meron pong isang taong, na, lalo na nasa ministry, at meron po siyang kasalanan na kailangan talagang i-deal, lalo na immorality, ikinakausap po in private. At pag siya naman po ay willing talaga magpabago at magsisi, then padadaanan dun sa tinatawag na restoration process. Hindi po ibubulgar at ia-announce sa buong mundo. Are you hearing what I'm saying? Iba pong konteksto eh. Huwag pong gagamitin ito doon sa context na kailangan laging sabihin pag isang tao nagsisit, nagkasala before, eh kailangan i-expose agad. Now, depende po yan sa posisyon. Depende sa posisyon yan. Lalo na kung pastor, natural, senior pastor ka, yun, ibang usapan naman yun. Pero, like for example, mga ministry members, okay, na nagkaroon, gusto naman magbago, sige, patigilin muna ng 6 months, patigilin muna after, lalo na, depende nga po sa position at ministry. Patitigilin, and then, meron pong nagme-mentor, meron nagre-restore, may nag-guide. Kung mag-asawa yung issue, then meron pong couple na nagka-counsel doon. Pero hindi naman po namin kailangan isabihin pa sa lahat kung ano po at sino yung dumaraan doon. Tama po ba o hindi? Kung kayo po yun, gusto niyo po bang ma-expose lagi? Hindi po, di ba? Iingatan din po natin yung ating nire-restore. Ang sinasabi dito, ito, ayaw magsisi. E di, sabihin ng Panginoon, sabi ng Panginoon, Panginoong Jesus mismo, then expose it to the church at palayasin mo. Bakit pinalis sa simbahan niya? Eh, ayaw magsisi doon sa kanilang immoral na pamumuhay. Simple as that. Ito ang sinasabi dito. Okay, kasi bakit? Eh, yan ang alituntunin ng ating simbahan. Yan ang alituntunin ng Biblia. Okay? Meron din po tayong tinatawag na policy and bylaws and constitution when it comes to discipline. As at Pentecostal Assemblies of Canada. Para meron din po tayong legal protection. Hindi po yung basta-basta sa Pilipinas kahit ano pwede mong gawin eh. Dito may legal ano eh, ramifications and implications. Are you hearing what I'm saying? Hindi yung basta-basta ka na lang magdidisiplina, mag-expose. Are you with me? Inaaral po ito ng mga lawyers ng Pentecostal Assemblies of Canada. Kaya kapag may mga pangyayari po na hindi in the normal circumstance, tumatawag po ako sa opisina ng district at nagtatanong. Are you with me? Okay? So, sa kultura nung panahon ng Korinto, ay talagang lantaran agad, exposan agad, talagang palayasin agad. Okay? So, yes, we should not keep them in ministry and ayaw nila pong magpabago, then, alam nyo, sila mismo na po ang umaalis. To be honest with you. Okay? Pero pag nagbago po sila, bumalik, then we restore them. Tulungan natin sila makabalik sa kanilang mga spiritual na paa. Are you with me? Okay? Ito po kasi ayaw talaga magsisi agad eh. And so, ang gusto ni Pablo, palayasin niyo siya. Kahit na wala ko riyan ng personal, nariyan naman ako sa spirito at sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, hinahatulan ko na ang taong iyon. Kaya sa pagtitipon ninyo, isipin niyo na parang nariyan ako sa spirito. Ipaubayan niyo siya kay Satanas. Ibig sabihin, pahintulutan niyo siya, pabayaan niyo siya sa kanyang immoral na pamumuhay. Pero alisin nyo na siya sa church, ang sinasabi ni Pablo, dahil makakahawa pa yan sa inyo at hindi magandang patotoo yan sa mga tagalabas. Na ganyan pala, tinotolerate nyo yan, no? Mag-stepmother at saka kanyang anak, stepson, nagkakaroon ng relasyon. And part pa ng church. Ibig sabihin, pabayaan mo silang umalis, gawin nila yung gusto nila, but not within the confines of a church. And then, bahala ang Diyos in the process na maghirap sila, bugbugin sila ng kaaway at demonyo, and then they will cry out to God at sila ay mare-restore. Sabi dito, ipahabayan nyo kay Satanas ng taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng paghuhukom ng Panginoon. Ibig sabihin,
na may pag-asa pa to towards the end. Magsisi yan sa hirap na dinaras niya ng dahil sa kanilang kasalanan at immoral na pamumuhay. Are you hearing what I'm saying? Hindi ito yung parang parusa agad, judgment agad, palayasin agad. No, ang concern mo pa rin at the end of the day, kaya mo sila pinabayaan mamuhay sa gusto nila dahil yun ang gusto nila eh. Ayaw naman magpabago, ayaw mag-repent. At, pero hindi na sila pwedeng maglingkod sa church, hindi na sila pwedeng makisalamuha in a sense na papakita pa rin nila yung kanilang klaseng pamumuhay. After so many counseling, after many communications, you know what? Pinakita mo na hindi pa pwede yung kanyang kapamumuhay, sila na mismo mawawala yan. Ang mangyayari po nito is that mamumuhay sila sa gusto nila. And yet in the end, yung sakit nun, yung hirap nun, can also lead them to repentance. Are you hearing what I'm saying? At meron silang kilalang church na tatanggap pa rin sila pag nagsisi na sila. At willing na silang magpabago sa Panginoon. Are you getting this? So hindi tayo parang mga hukom lang at you know, it is still to be done out of love and we do it the proper way and we do it to restore. Pag ayaw magpa-restore, bye-bye. Ayaw mo eh. Choice mo yan. You got this? Okay? Pero pag nagpa-restore, gusto magpabago, then do it quietly. Ingatan mo yung tao na nire-restore mo. Gusto naman magpabago. At sabi ng Panginoon, pag nilapitan ng isa, okay na yun. At willing siya magpabago. Pero ito kasi talagang pinababayaan lang nila. Wala man lang sigurong kumakausap. Kaya nga po, bilang isang simbahan, may disiplina din, lalo na pag ministry members, ministry leaders, at mga leaders. Bakit? Kasi gusto nating ingatan ang patotoo o reputasyon ni Kristo. Are you with me? Kaya kami po bilang mga leaders, maraming beses na po kaming nagdisiplina, nag-restore. And you know what? For the most part, successful po, nare-restore sila. Na ibabalik sila sa ministry. Kahit nga ang mga leaders, minsan, when we feel like, I don't feel like I'm worthy to be a leader, can you please deal with me? O kaya, okay ba kung mag-quit? Or ganito, ganyan. May mga leaders po ganun. And we subject ourselves to the council. So that the council can pray and see what is best for yung mga leaders na kailangan ng siguro pahinga or kailangan muna ng sabbatical or kailangan ng restorative process. Kasi importante po ang disiplina sa simbahan. Itong simbahan na to, immorality is kitang-kita at wala pong nagdidisiplina. Pero hindi ibig sabihin po ang disiplina lahat kailangan ipakita sa tao. Lalo na kung willing magsisi. Kaya wag po kayong matakot kung may struggle kayo. Hindi po namin kayo i-expose. Tutulungan namin kayo kung paano makaalis doon sa struggle na yon at lumago sa tulong ng Panginoon at ng pagmamahal ng mga leaders ninyo. Amen? At kung tayo mabubuhay sa kasalanan, tayo rin po mapahamak doon. And so ito po isang bagay, isa sa mga dinideal ni Pablo doon. Number three, members going to non-Christian courts, nagdidimandahan sila. Kaya sabi dito, kapag may reklamo ang isa sa inyo laban sa kanyang kapatid, ito po'y nasa 1 Corinthians chapter 6, bakit dinadala niya ito sa hukom na hindi sumasampalataya sa Diyos? Dapat dalhin niya ito sa mga sumasampalataya sa Diyos. Hindi niyo ba alam na sa mga huling araw, tayo mga banal ang hahatol sa mga tao sa mundo? At kung kayo ang hahatol sa mga tao sa mundo, wala ba kayong kakayahang hatulan ng maliliit na bagay na iyan? Hindi nyo ba alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Grabe tayo daw mga hahatol judges. Wow. And yet, sabi dito, sa harapan mismo ng hindi mga Kristiyano, dun nyo dinadala. Mahiya naman kayo. Look at verse 5. Mahiya naman kayo. Wala na ba talagang marurunong sa inyo na may kakayahang umayos ng mga alita ng mga mananampalataya? Wow. Ganong katindi. Ang nagdedemandahan, okay? Ay mga magkakapatid sa Panginoon at sa harapan pa ng mga hindi mananampalataya. And so minsan may magtatanong sa akin, Pastor, gusto pong idemanda si brother ganito. Ano po ba ang dapat kong gawin? Well, una sa lahat, ayusin mo muna ng kayong dalawa at kung hindi, magtawag ka ng Kristiyano. Okay? If you read further, ang sabi dito ni Pablo, pabayaan nyo nang kayo ay maargabyado. Succeeding verses. Kasi siya, argabyado ka. Kasi naman, Pastor, inutangan akong 100,000, di pa ako binabayaran eh. Gano'n ba katagal? Isang linggo. Isang linggo. Ano ba usapan nyo?
Hindi, pastor, isang taon na, hindi pa rin ako binabayaran. Now, of course, case-to-case basis yan, ano? Parang kung hindi mo talaga kaya, nasa sa iyo, conviction. Hindi mo kayang maargabyado ka ng 100,000, that's your choice. Pero ang sinasabi dito ni Pablo, if you read further down the line, ang sabi ni Pablo, pabayaan mo na lang maargabyado ka. At the end of the day, bahala ang Diyos sa'yo. Eh, hindi, pastor, hindi ko kaya pakawalan yung 100,000. 99,000, pwede. Baka. O, ito 1,000. Hindi, huwag ka na magdemanda. Hindi pa rin ba, hindi ko pa rin kaya, pastor. Eh, nabenta, 90,000. Baka pwede na. Ito, 9 pa. Bait ng pastor na gano'n, ano? Baka si Pastor Bong gano'n, ano? Kasi Pastor Jerome, siya na lang magpupuno para huwag ka na magdemanda kasi nakakahiya, parehas kayong born again. Minsan nga, nababanggit pa dun sa demandahan, Kristiyano sila, magkapatid sila sa Panginoon. May narinig akong ganyan, eh, lalo akong kinilabutan. Sinabi pa dun na sila yung mga may relasyon sa Panginoon. Naku po. Nasabi ni Pablo, nakakahiya. Nakakahiya yan. Mahiya naman kayo. Hindi kayo mananampalataya, dadalhin niyo yung gulo ninyo sa harapan ng mga hindi mananampalataya. Napapahiya si Jesus. Si Jesus ang reputasyon ng Panginoon na nasisira, kaya walang gustong lumapit ngayon sa Kanya. Pare-parehas lang pala kayo. Parehas lang tayo. Amen? Again, ulitin ko, 1,000,000 na pastor, eh, ikaw, by conviction, kung gusto mo pa rin, talaga ayaw magbayad, eh, it's up to you. Okay? Pero ang sabi ni Pablo, sabi lang ni Pablo to, ha, na let them defraud you. Bahala na si Lord sa'yo. Ganun ang sabi ni Pablo. Basahin nyo, hindi ko na kayang isulat lahat. Ang dami. Ang haba, kaya magandang basahin ng 1 Corinthians. Ang haba nito, hanggang 16 chapter ito eh. Ganun katindi yung sulat. Yung ibang mga sulat ni Pablo, 4 na chapter, 3 chapter, 5. Ito, 2 pa. Kaya magandang basahin ito, ha? Pang-4, misuse of freedom. Ito po, maari nating gawin ng kahit ano kasi new covenant na eh. Hindi na tayo under the law. Kahit ano pwede nating gawin. Ang sagot ni Pablo, pero hindi lahat ay nakakabuti o nakakatulong. Ito po ay nasa 1 Corinto 10:23-24. Huwag lamang ang sarili ninyong kapakanan na inyong isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. This is the context, yung pagkain ng karne, lalo na yung binibenta sa kapalengke na galing daw sa mga Diyos-Diyosan. Inalay muna. Kasi sa Corinto, inaalay sa mga Diyos-Diyosan yung kanilang mga karne. Pagkatapos ialay, iba binibenta. So sila, Kristiyano, bibili nila yon, nakita sila nung kapatiran, medyo mahina pa ang faith. Aba, kumain ng inalay sa Diyos-Diyosan. Yun, si kapatid. Oh, sino pangalan nun? Ayun ko, Permel ba? Oh. So kinain ni Permel sa harap pa. Alaga, mag-fellowship tayo sa bahay natin, life group. Ang inihanda, yung nakita nung kapatiran, binili ni Brad doon sa palengke na inalay sa Diyos-Diyosan. So kain siya ng kain, talaga namang, kumbaga kung dunuguan to, talaga nangingitim na yun dito. Kitang-kita, may puto pa, hawa. So okay siya eh, kasi may freedom siya eh. Kaso yung mahina sa pananampalataya, sa konsensya niya, nai-Istanbul. You got that? Ang sabi ni Pablo dito, now, tingnan nyo, tatalon tayo ha, sa 20-something. Sabi dito ni Pablo, kung imbitahin kayo ng isang hindi mananampalataya sa isang salo-salo at gusto niyang dumalo, kainin niyo ang anumang ihain sa inyo nang hindi nagtatanong kung ito ba'y inihandog sa mga Diyos-Diyosan o hindi, upang hindi na kayo usigin ang inyong konsensya. So kung yan ay hindi mananampalataya, okay lang. Kasi wala silang idea, di ba? Ngunit kung sinabihan kayo na ang pagkain yan ay inihandog sa mga Diyos-Diyosan, huwag na kayong kumain alang-alang sa nagsasabi nito sa inyo upang walang mabalisang konsensya. Ang sabi ni Pablo, hindi ang inyong konsensya ang ibig kong tukuyin. Kasi okay kayo, may freedom kayo. You can do anything. Kundi ang konsensya ng inyong kapwa. Yung ibang kapwa, yung may Istanbul ang isipin mo. Let me give you an example in our context kasi hindi ito pwede sa atin eh. Ang konteksto ng pag-iinom ng San Miguel beer or alak or Budweiser dito. Okay? May mga Kristiyano na nagsasabing, malaya naman ako, hindi naman talaga bawal uminom. Tsaka nasa New Testament na. So, iinom ka. Now, hindi lahat, lalo na sa Filipino context, katanggap-tanggap na ang isang Kristiyano umiinom ng alak. Lalo na ng San Miguel beer, lalo na ng mga Tanduay, lalo na ng mga Fundador. You got that? Baka may bagong Kristiyano na dati siyang lasenggo, nakalaya na siya doon, nagbagong buhay, ma-Istanbul sa'yo. Kanyan, magbabanggit ako ng mga pangalan, kunyari lang yan ha, hindi totoo. Oh, tama na si Abner, iba naman.
Oh, nagtago yung iba. Oh. Sana makalimutan ni pastor yung pangalan ko. Kunyari, si Brother Ronnie. Oh. Iba kasi pag pogi, eh, mapapansin mo, eh, nasa harap pa. Eh. Diba? Parang okay na siyang uminom kasi parang wala. Eh, wala namang batas. Eh, nasa biyaya na. Eh kaso, merong isang dating lasenggo biglang nagbagong buhay na Istanbul. Ba, umiinom ka? Akala ko ba hindi na pwede yan? Dapat tama na. Bumalik uli sa pag-iinom. Naging alcoholic uli yung kapatirang yun. Na Istanbul dahil sa iyo. So, gagawin mo ba sa harapan ng iba? Kung okay lang sa'yo uminom, doon ka na lang sa bahay mo at huwag mo na ipagkalat. In fact, mas mabuting huwag na lang. Are you with me? Kasi what? Because of love for others. The law of love. Eh sila hindi. Ay, hindi. Nasa bagong tipan tayo. Wala na tayo sa batas. Inom! Eh, ilang buhay na nasira ng pag-iinom? Ilang buhay na wasak ng paglalasing? Are you with me? Yun yung konteksto. Eh, sabi nyo, pwede na ba nang uminom eh? Paisa-isa, dalawa lang. Eh, makita nyo ako sa Facebook, may hawag ako San Miguel Beer. Matutuwa ba kayo? O kaya, nasa harapan lang ng table ko yan, kahit hindi naman akin. Nakunan lang ng picture na parang pa akin, pero sa katabi ko yan. Ay, si Pastor umiinom. Matutuwa ba kayo doon? O may Istanbul kayo? Kaya pag nagpapapicture ako, kasama ko yung mga dati kong barkada, tinutula ko yan eh. Minsan nga, may nag-alok pa sa akin sa Pilipinas. Ano lang to? San Miguel Beer Light? No, I'm good. Ito ang akin. Nandito, may dala akong sariling tubig. Eh. Ito, light na light. Ay, kunan ng picture doon. Ay, si Pastor. Oh, namumula pa. Natural, mainit eh. Chinismis na ako. Are you with me? Kaya alam nyo, may mga tao dito na nakita ang umiinom. Hindi kailangan atakihin agad, expose. Ano? Inibig ko yung mga taong ito, binarkada ko, at kinausap ko na maayos. Ngayon, tumigil na. So, siguro, hindi na ini-expose, hindi na kinukunan ng picture at pinupost sa Facebook. Baka patago na lang, I don't know. But, wala nang nangyayari. Pero may approach kami yung ginawa. Kinausap, kinaibigan, inintindi, at pinaliwanagan. At ngayon, wala ka na makikita ang gumagawa nun. Are you with me? Kasi love covers also the multitude of sins. Ibig sabihin, hindi yung kasalanan agad. Kailangan tibagin ito, kailangan tirahin agad. Hindi, kausapin mo muna na maayos. Diba? Baka naman makinig sa paliwanag. Hindi pa napapakinggan itong katuroang ganito. Hindi pa nababasa ang 1 Corinthians. Oh, hindi pa nila naintindihan yung the law of love. Yung love na yung konsensya ng ibang iisipin mo. Kung ikaw okay ka, di good. Kung good sa'yo yun, di okay. Pero paano naman ang iba? Yun ang sinasabi dito ni Pablo. Malinaw po ba? Hindi porket malaya na tayo dahil anything we can do, anything in the new covenant. Sabi ni Pablo, hindi lahat nakakatulong, nakakabuti. Lalo na sa mga mahihina pa yung faith or may iba pa yung conviction, eh ingatan natin sila. Hello? Ito ang sinasabi, yung the misuse of freedom. Kaya kung kayo okay lang uminom, Christian kayo, leader pa kayo, na-active pa kayo, ang suggestion ko, wag na lang yung gawin for the sake of others. At kung talaga namang paisa-isa lang dyan, o kaya siguro iba naman daw, red wine daw, kasi nga dahil sa cholesterol, gawin mo man o hindi, wag mo nang ipakita. Wag mo nang ipangalandakan. So to me, hindi ko na lang gagawin kasi alam ko ang epekto ng alcohol sa akin. Ha? Hindi lang lumilinis ang aking mga kamay, kundi pati ang aking bituka lumilinis. At nagkaka-ulcer. At ang utak ko naiiba pag ako po'y nagiinom noon. Are you with me? War freak po ang dating sa akin pag ako'y lasing. Kala nyo, 6'5 ang height ko. Kung makipag-away. At kung maghamon pa ako, pag nakatama ka, pag may meriendahin kita, di lalo na asar. Hindi naman nakatawa kasi lasing na lasing na eh. So, I would rather not do it. And plus the fact na it doesn't benefit me anything. Wala namang pong benepisyo sa akin. Tubig na lang, healthy pa. Are you with me? Hello? Tahimik kayo, ha? Baka may nagiinom pa dyan. Tago nyo na lang. O kaya tigil na. Members disrespect the Lord's Supper. Now, ang context po nito, napakahaba nito, kasi nung unang panahon, ang tinapay sa communion, malalaki. At saka talaga may mga kopa ng alak. Okay? Kung ano man yun, fermented or not, may nag-aaway dun eh. Okay? So, grapefruit. No, grape juice.
Eh, malalaki, baso-baso, kaya buti na lang ganito kaliliit ng panahon natin. Eh, sila gutom, pupunta sila sa church para yung communion, kainin nila, magpakabusog sila at magpakaano sila, masatisfy sila. So sabi ni Pablo, binabastos nyo yung purpose ng communion. And because of that, nagkakasakit kayo at iba sa inyo, maaga na ang amatay. Huwag nyong gagawin yan. So ibig sabihin, a-attend lang sila at papartake sa communion para busugin ang kanilang sarili. Ito po yun sa 1 Corinthians 11. Kapag nagtitipon kayo upang ipagdiwang ang banal na hapunan, hindi tamang ginagawa nyo dahil kapag oras na ng kainan, hindi kayo naghihintayan, kaya't iba'y busog at lasing na at iba na may gutom. Ibig sabihin, natuubusan pa yung iba. Pagdating ng iba, mangungumunyon, wala nang paraing pang communion. Inubas na nang nauna. Yung pala, kung bakit nauna, eh gusto lang mabusog. So walang paggalang sa Diyos, walang paggalang sa kamatayan ni Kristo at sa ginawa ni Kristo. Number 6, using their gifts for selfish reasons. Anong ibig sabihin nito? Yung 1 Corinthians 12, 13, and 14, ito po yung mga chapters kung saan ginagamit nila yung gifts nila para lang makitang spiritual kami. Kumbaga, tingalain nyo kami, magagaling kami. Yung mga kaalaman. Kaya nga sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 13, kahit alam mo na lahat ng lahiwaga, kahit anong himala nagagawa mo, napapagalaw mo ang bundok, kahit ibinigay mo na lahat, kung walang pag-ibig, walang kabuluhan to, walang pakinabang. Kasi ginagamit nila yung mga gifts nila para lang sa sariling kapakanan, para sa sariling reputasyon. Lalo na yung speaking in tongues, ang iingay nila. Pag nag-speaking in tongues sila, parang ibibida pa nila sa iba. Hindi ka pa nag-speaking in tongues. So, tignan mo, kura ba siya, kandara ba, kundara ba. Pinagmamalaki nila yung sila yung nag-speaking in tongues. Para bagang ito'y a sign of spiritual superiority. No! Kung gusto mo mag-tongues, manahimik ka para ma-build up ka, makipag-communicate ka sa Diyos, sa pananalangin in private. Pero in public, kung magta-tongues ka, mag-pray ka na may mag-interpret. O kaya mag-prophesy ka, magsalita ka ng salita ng Panginoon na naiintindihan. Kahit 5 salita lang, pero naiintindihan, magbe-benefit ang iba. Eh sila, ang iingay nila, para lang ipakita, anointed ako, spiritual ako, kura ba, syanda, ang iingay nila. Panahon na para makinig. And yet, they were not using the right gifts at the right time. Kasi nga, selfish sila eh. Sarili lang nilang iniisip nila. And last but not the least, the church listened to false prophets. Ito po yung matatagpuan sa 2 Corinthians 11:4, 12-15. Nakikinig sila sa mga propetang bulaan, false prophets. And then Paul even had to defend himself. Itong mga taong ito walang itinataas kundi ang sarili, maling Jesus, maling ebanghelyo, at nanghihingi pa sa inyo ng pera. Ito pa ang ginawa ni Pablo. Ni isang kusing, hindi ako nanghingi sa inyo para hindi nyo mapigilan ang ministeryo ko sa inyo. Kasi alam nila, alam ni Pablo, ng ugali ng mga taga-Korinto, mapangsumbat. Mapangsumbat sila eh. Oh, di ba, nabigyan ka namin. Eh, di huwag mo kaming tirahin. Huwag mo kaming pagalitan. Pipigilan ngayon yung ministry ni Pablo. Hindi kagaya ng ibang simbahan, nagbigay sila kay Pablo, pero malaya pa rin si Pablo makipag-minister sa kanila, makapagsalita sa kanila. Pero itong simbahang ito, talagang pinili ni Pablo, kahit may karapatan ako makakuha sa inyo ng pinansyal na pangangailangan ko, hindi ko to ginawa para hindi nyo ako mapigilan sa ministeryo ko sa inyo. Are you with me? Kasi itong simbahang ito, ay talaga naman pong napaka-immature at kulang sa pag-ibig ng Diyos. Ang worldliness sa loob ng simbahan ng Corinth ay isang reflection, their lack of the kind of love and devotion that the Lord deserves. Ang namamayani po ay ang pag-ibig sa sarili at ang pag-ibig sa mundo. Worldliness. Sabi po, manghiram tayo kay Juan. Unang Juan 2:15-16, huwag ninyong ibigin ang mundo, yung evil system. Pag sinabi mong mundo, hindi ibig sabihin yung lupain na yan, sa inyo yan, kasama sa mundo. Alagaan nyo, tamnan nyo, alisin nyo yung mga weeds. Okay yun, hindi ibig sabihin ganun, yung evil system. Ano po yung evil system? Tatlong bagay ha? Tatlong sistema, yung masamang sistema. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masamang hilig ng laman, masamang hilig ng laman, the lust of the flesh, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, lust of the eyes, yung hindi mapigilang pagnanasa na nakikita ng mata, kailangan makuha,
naiinggit, ganun. Okay? Dumaan ba naman yung Amazon pag-uwi mo sa kapitbahay at mas maganda yung nabili niyang TV kaysa sa'yo? O kaya yung mga upuan sa likod ng backyard doon, mas maganda, eh magkitang-kita. Pagkita mo, naku, ang ganda. Grabe, may swimming pool. In-ground pa, eh ako above ground. Tinamaan ng bato, sumingaw. Kitang-kita rin ng kapitbahay. Ba? Nagpahukay ka agad. Di ba? Kasi ayaw mong patalo doon sa nakita mo. Eh. Are you with me? Kahit wala ka ng pera, sweetheart, wala tayong pera. Eh, wala akong pake. Kasi tingnan mo yung kapitbahay, kitang-kita eh. Pagawa tayo swimming pool. Nung natapos, winter na, hindi mo rin nagamit. Nag-ice skating ka na lang. Di ba? Last of the ice. Tapos isa pa, kasama pa dyan, no? Yung at anumang pagmamayabang sa buhay. Naku, natapos yung swimming pool. Yung kapitbahay, parang ang liit. Ah. Sa kapitbahay, ang laki. Ah. Tsaka kahit minus 5 na, nagsiswimming pa. Talaga, nagpapasikat pa doon. Backstroke pa eh. Ginaw na, di ba? Makapagyabang lang. Are you with me? Pero baong-bao na sa utang. Kasi nga, yung kayabangan, no? Pagmamayabang. Last of the flesh, last of the eyes, pride of life. Ito raw yung sistema ng kamunduhan. Masamang sistema ng kamunduhan. And what was seen as symptoms sa Church of Corinth was pretty much pagmamahal sa mundo. Hindi pagmamahal sa Diyos. Ano ang resulta? Isang simbahang katitisuran at isang simbahang not reflective of Christ's holiness and love and power. Kailangan po magsisi ng simbahang ito. Alam niyo po ba na ang nangyari in the past 2 years definitely exposed our indifference to God and His mission on earth? At best, going to church is even a monumental task. You know, basic na lang yun, no? And yet, may option eh. May online. And yet, balik na tayo sa mga ginagawa natin back before the pandemic. Flying to the Philippines. See, hindi mo pwedeng idahilan ng pandemic or COVID papunta sa church. Eh, sumasakay ka ng eroplano. Tapos ipopost mo, nasa Hawaii ka. Nasa Florida ka. Paano ka nakarating doon? Alam naman naglakad ka. O kotse mo lang. Diba? Iba nga, pinopost pa. Pati, ayan po ang bintana ng eroplano. Ilang beses ka na ba nakasakay ng eroplano? Pang 50 na. Eh bakit pati mo bintana ng eroplano? Ipopost mo pa sa Facebook. Ayan po ang pakpak ng eroplano. Naku, mukhang mapuputol. Saran mo yung bintana. Ito po ang Hawaii. Ito po ang kinain namin sa Hawaii. Lahat kinukunan, ano? So ngayon, pagdating sa church, wala kang maipost. Ako po ay 3 buwan nang hindi nagsisimba. Praise the Lord. Nasaan ka? Anto po sa outlet. Ano oras nagbukas ang outlet? Alas 9. Andun ka na, oh. Ikaw pa rin magsasara niyan. Post ka pa rin. Imagine na, ibalik na eh. Nabalik na yung mga concerts, paglilipad ng eroplano, large gathering, sporting events, weddings. Naku, nag-wedding uli after 2 years, may mga ganun. No? Para nga yung mga hindi na-imbita, makapunta mga concerts, except church services and serving opportunities. Meron pang hindi nagbabalik doon. Eh, di sintomas yun ng kulang ka sa pag-ibig. Amen? Kulang ka sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa Diyos. Hindi to kasing severe ng pinasinasabi ni Pablo. I'm just stating a fact that pandemic has exposed our love deficiencies. Kakulangan ng ating pag-ibig sa Diyos. Kakulangan ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Are you with me? Alam nyo, may mga ibang simbahan, 50% attendance, nawawala. Halos nagsasara. Thank God, dito sa atin hindi po. Nagpapatuloy ang pagbibigay, nanunood, umaattend. Pero alam nyo po, grabe ang Diyos. Diyos natin siya noon at ngayon magpakailanman. Diyos natin siya sa lahat ng panahon. Hindi siya nagbabago, pero pandemic lang pala magbabago sa atin. Panahon na para po makita natin na ito pong ating mga simptomas ay deficiency o kakulangan ng pag-ibig ng Diyos sa ating puso. At humingi tayo ng tawad at humingi tayo ng tulong na ibigin siya ng nararapat at paglingkuran siya ng nararapat. Tama po ba o hindi? Amen po ba? Dapat mag-amen kayo, nandito kayo, di kayo po yung mababait.
palakpakan nyo yung mga sarili ninyo kasi kayo yung madalas nakita ko nagsisimba. Nakakanood na ng sine. Oh, naku, grabe, unang araw pa lang, ano na, Top Gun eh. Unang araw pa lang, Jurassic. Oh, tingnan nyo, pagdating ng Thor, nandun na naman, sumisigaw pa. Ah! Pinapakita pa kung may popcorn, wala. Nakapose pa. Ayan po, Top Gun. The top is gun. Hello? Walang maipose sa church. Kasi wala eh. Sinasabi ko to kasi mahal ko kayo. Kung wala kayo ng pag-ibig ng Diyos, wala itong pakinabang sa buhay niyo at sa buhay ko. Napakalinaw po ang sinabi ng 1 Corinthians chapter 13 na ginagamit sa kasal. Pero hindi po, this is about church life and ministry in relationship with God and one another. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Okay lang po ba yung pangaral ko? Mahal ko kayo, amen? Mahal ko kayo eh. Gusto ko kayong makinabang. Paano tayo makikinabang? Eh, mahalin natin ang Diyos. Thank you, ha? Yan ang may pag-ibig sa Diyos. Talaga namang may initiative. Amen. Praise God. Muntik na nga lang ako mahulog. Sasandal pa ako. Amen. Kausapin natin si Jesus. Lord, patawarin mo ako. Kulang-kulang ako sa pag-ibig. Kulang-kulang. Lord, mahina. Medyo naapektuhan ako. Lord, patawarin. Wala namang masamang umamin. Yun naman ang kailangan natin. Amen? Tutulungan naman tayo ni Lord na magkaroon ng bagong puso. Lord, salamat sa napakagandang kwento ng sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Salamat, Lord, na kahit hindi kami yung mga yon, pero nakaka-relate kami dahil medyo, Lord, nawawala yung pag-ibig namin sa iyo, yung commitment namin, yung pagtatalaga, yung paglilingkod. Patawarin mo po kaming lahat at tulungan mo kaming mamuhay ng puno ng pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. At makita ito sa aming pamumuhay bilang isang simbahan at isang simbahang may misyon sa mundong nangangailangan kay Kristo. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang pupuno sa aming kakulangan. Sa aming kakulangan sa pag-ibig mo, punuan mo ang bawat isa tang simbahang ito. Sa pangalan ni Jesus, para sa iyong kaluwalhatian at kabutihan ng maraming tao, ito pong aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you. Okay. Love you guys, ha? Ay, may mga katanungan. Sana po ay napagpala kayo sa mensaheng ngayong umaga. Kung kayo po ay may mga katanungan, even with the service, sana po ay napagpala kayo sa mensaheng ngayong umaga. Kung kayo po ay may mga katanungan, even with the service, or dito po sa aming simbahan sa IWC, pakibisitahin lamang po ang aming social media account, Facebook account, our Instagram account, or aming pong website at www.iwcenter.com. Again, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga at sana po ay patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon at ang inyong mga pamilya. See you next Sunday!